isang napakagandang araw mga katropa. So, nandito na naman tayo sa Sarap TV Philippines. So, Sir June TV, ayan, YouTube channel at Facebook page na rin. So, ngayong araw na to, dadayo tayo sa palengke ng Goa. At eto na nga, tapadaan mo na tayo sa isang napakasarap na bakery na nagtitinda ng mga tinapay. Tapat lang yun ang Metro Bank. At eto na nga guys, pumunta tayo dito sa palengke kung saan tayo namamalengke ng mga kailangan sa ating napakaliit na negosyo. Nakita ko yung isa nating katropa na gumagawa ng mga kakanin na talaga namang napakasarap. So lagi akong bumibili sa mga food cart nila guys. Ayun, dahil talaga naman. Ito pala ang sekreto ng katropa, dito pala siya namimili. Ayun. So tayo naman guys dito sa palengke na to kung saan nasasalubong natin tuwing umaga itong napakasarap na pandesal. Merong cheese yan at talaga namang fresh na fresh, laging bagong luto. At ito na nga guys, sa umagang ito natapos na akong mamili yung mga gagamitin namin sa pagtitinda ng siomay. At ito na nga si Jay, nakita ko dito pala niya pwesto yung siomay namin dito sa Goa. At ito na nga siya, dito siya nakatambay. At ito na nga guys, may bumibili na. Parami na ng parami yung customer. So ito guys, kausapin muna natin si Jay. Ano, katropa mo na yung sa kabila? Oo. So ang nangyari kasi guys is ano, parehas kami ng pinestuhan dun sa ano, sa may simbahan ano. Pero mas nauna sila. Ayun. So syempre sa kapag bago ka dun sa area, medyo parang mainit yung ano nila kasi parang nilulusob mo yung area nila, 'di ba? Pero wala namang ano, wala namang hindi na pagkakasunduan at saka nadadaan sa mabuting usapan. So ayun, medyo nagkaayos na. At nagkaano na nga na sila yung dun sa unahan na pwesto, tapos kami yung sa kasunod nila. Pero ang mangyayari niyan guys is para hindi rin masyadong mahati yung benta nila at saka benta sa amin, is from time to time pupunta kami doon, at least naka-reserve na yung area sa atin ano. Ayan. Tapos napagkasunduan rin na para medyo malinis yung area is kailangan ano, magme-maintain kami ng tagalinis. So babayaran namin ng 20 pesos yung ano, yung tao na maglilinis doon. So bawat isang food cart sa amin nagkasundo na babantayan yung kalinisan, i-maintain yung kalinisan. So magbibigay kami ng ano doon sa isang tao na parang tambay-tambay doon, at siya na yung magme-maintain ng kalinisan. Hindi ka naman kinabahan doon? Hindi naman. Pag-usapan lang yan. Oo. Then yung isang araw kasi sabi nila nagbabayad raw sila ng pwesto doon. Tapos pinatanong namin sa school, hindi naman, di ba? Tapos sa security din, sabi nila nagbibigay sila. Pinatanong namin sa security, sabi ng security wala naman. So kaya yon kanina talagang pinersa ni Boss Jason na ano, pumesto doon. Maganda rin kasi yung area na yun bro, kasi kahit na ano, maraming tao. Pero etong napestoan ni Jason ngayon, marami ring tao dito. Ayan, so daanan rin to at sambutan ng mga customer. Ayan. So eto dito kasi guys ano, sa negosyo na ganito, ano lang yan, respetuhan at saka pakisamahan lang sa kapwa negosyante, sa kapwa vendor, kasi later on kayo-kayo rin yung magsusuportahan, kayo-kayo rin yung magtutulungan. Tinda dito ni Jason ngayon, isa ng mga flavor bro. Ayan, may pork beef, may chicken. At ito nga, bibili na si ate. Ayun, talaga na. Ano? Nahiya na tuloy sa camera si ano, si ate. Ito nga, customer ano. Ito guys. Ano, talaga ba yun? Dito kasi yung mga customer dito, mga estudyante, mga nagtatrabaho sa mga stall. Itong hardware na to, ewan ko, matagal nang nagsara, hindi pa rin nagbubukas hanggang ngayon. Ito na, ayun na, sauce, may chili. Ito, secret spices ng chili. Talagang ano, sa mga siomayan talaga. Itong mga chili, ayan, yan talaga yung isa sa pinakasikreta ng mga ano, magsiomay. At saka syempre yung sauce, yung toyo, na katulad nito. Ayan, so yan yung mga nagdadala dyan. Garlic, ayan, toyo. So kanya-kanyang ano, pasiklaba ng ano, ng recipe sa pagluluto ng mga ganyan.
So guys, iiwanan muna natin si Jason dito para na para makarami. Ayan. So talaga namang ano, dito kasi ano, yung Goa kasi napakarami ng tao, padami na ng padami, kaya para sa atin okay lang na magkakatabi yung mga nagtitinda ng mga stall, kasi nga ano naman yun eh, suportahan lang yan. Hindi mo kailangan ano, magsolo, hindi mo kailangan akuin yung pwesto, lalong-lalo na kung public space yun. So para sa atin, bigyan rin natin ng pagkakataon na kumita yung ibang mga vendors, lalong-lalo na yung ibang mga pamilya, kasi syempre magkaroon sila ng opportunity na kumita at lumaba ng pareha. So guys, maraming salamat, hanggang sa muli. So punta muna tayo guys sa ano, sa farm naman. Tingnan natin tong experiment naman natin na manok. Ayan, so binili natin 2 sisiw. Tingnan natin after mga ilang days kung ano mangyayari dyan. So let's go. Ito naman yung isang ano, brand dito sa supermarket naman. Ayan. So ito. Ayan. So mangyayari tayo ng ano, 4. Tikman natin. Ito. So lagyan natin ito. Talaga naman ang may sound system pa ito. Ito yung ano natin. So ito yung nagdadala dito sa siomay. Kailangan masarap yung sauce ng ano, ng spices. Ayan yung mga spices. Ayun, yun talaga guys yung nagdadala, mga spicy. Ayun, talaga naman, panalong panalo. At syempre ilalagyan natin guys nito. Alaman siya. Ayun, yun na talaga yung nagdala. Talagang ang sarap po. Tingin pa lang oh, talagang super sarap na. Talagang mapapawaw ka sa sarap, yummy oh. Napaka-yummy. Yan yung siomay, talagang super sarap. So eto na guys, ayun, tinikman na natin na itong masarap na siomay ng Ambrose. Talagang ito. Sarap. Sarap. Lagyan natin ng sauce pa. Ito guys yung masarap dito sa Sumayan dito. Talagang ihigupin mo yung sabaw. Saka yung chili nila, talagang masarap. Yan yung kagandahan dito sa ano, sa Ambrose Siomay. Sait na sait. So ayun guys, napakain na tayo dito sa Ambrose Siomay dito sa Goa, Marinesul. So masarap siya, at saka yung sauce niya talagang ano, sulit na sulit. Masarap, mura pa, 5 pesos lang. So sa 20 pesos busog ka na. At saka yung food trip mo ayos na ayos. Ito. Dito to guys sa harap ng Jollibee. Ayan. At ito nga, syempre Coca-Cola kasama pa rin natin ano. So yun guys, 5 pesos lang, ayos na ayos na. Masarap yung sauce niya, talagang ano, hihigupin mo yung toyo. Medyo matamis-tamis na, basta mayroon siyang kakaibang lasa, pero matamis, masarap. At saka nagbe-blend guys yung tamis ang hang, masarap yung pagkagawa nila. Dito ako nakatikim ng masarap na ano ba yun, chili sauce.
ayan, na talagang nagbe-blend dun sa siomai. So, kaya kapag napadayo kayo guys, pag-trip na rin kayo dito sa Siomai Angel sa Ambris, dito sa tapat ng Jollibee, sa May Prime. Guys, papunta na tayo dun sa ating farm at idadalhin natin yung sisiw na binili natin. So, titingnan natin, aalagaan natin ng 45 days pa yun. Ayan, tama, 45 days. At titingnan natin kung magiging gaano ba kalaki itong sisiw natin. Titingnan natin magkano ba yung magagastos natin, kapital, puhunan, at kung kikita ba tayo dyan. So, tingnan natin, mag-experiment tayo ng dalawang sisiw in 45 days. So, tara guys, samahan niyo ako. Ito lang, flex ko lang yung bahay dyan sa likod. Ito, isang lumang bahay dito sa Gowa, pero talagang napakaganda. So, lagi ako na-amaze kapag nadadaanan ko to. So, kaya, let's go na mga katrops.